Okay, so ngayong umaga is first time na magkakaroon ni Yukito ng sports day or undokai kung tawagin dito sa Japan. So nandito kami ngayon para makipag-compete sa ibang mga bata or baby, mga kaklase niya. Si Yukito, pumapasok siya sa daycare kapag nasa trabaho kami ni Yumi-chan. So doon, may mga kalaro siya, inaalagaan siya doon. So nagpark lang muna kami dito ng gamit namin, ay ng mga bike namin. Then maglalakad na kami papunta doon sa stadium. And ayun si Yumi-chan, naka-down jacket na siya. Malamig. So si Yukito, yan, naka-down jacket din siya. Ako naman, hanggat kaya ko mag-long sleeve lang. So tara, punta na tayo doon sa stadium. Let's go. Meron kami dala dito, isang plastic, ay parang eco bag ng mga sapatos. Meron din kami dalang, basta yun yung uupuan namin or parang mat doon sa stadium. And ayan, yung nakikita nyo yung building dito, dyan gaganapin yung sports day nga nila. And syempre yung mga gamit ni Yukito. Pinagdala kami ng separate na sapatos, malinis dapat yan, yung bukod yung labas na sapatos namin, yung ginamit namin sa labas. Pagdating doon, gagamitin namin itong malilinis na sapatos doon sa loob. Kasi nga, it's sports day siya. Syempre, kasali rin si Yukito kun doon. At di ko pa alam kung ano yung mga magiging laro. Pero sana, magkaintindihan kami nito ni Yukito. So, binigyan kami ng parang patch. Ayan, meron siya sa kulay red. Ako din meron sa braso ko. Papalit lang muna kami ng sapatos. Dito yung palitan. So, ito yung sapatos nating susuotin. Excited ka na, ha? Isipa-sipa ka pa dyan, ha? Ayusin mo laro mo mamaya. Sinasabi ko sa'yo. So nakita ko yung ibang mga magulang dito. Naka-sports shoes sila. Yung mga running shoes. Naka-Jordan ako. Ako lang yun na iba. Lahat sila naka-running shoes. Babe, tingnan mo. Ikaw, ano dala mo? Ayan. Si Yumi-chan naka-running shoes din. Okay lang yun. Hindi naman ako tatakbo dito eh. Tsaka pang basketball pa nga to eh. Ngayon si Yukito, naka-Nike rin siya. Wala rin siyang ano no, running shoes. Bili ka running shoes anak, sports fest mo. At pala binila natin muna. Ay, Yukito, larong-laro na oh. Pasok na daw tayo. Hindi mga so, kailangan lang namin mag-prepare muna nung sa pin namin. Kaya kami nagdala. Ang laki yata niyan, babe. Tubi mo. Para pwede mo isama yung kabilang ano eh. Pamilya eh. Ah, picture daw. Ikaw. Kain tayo ha. Ah, lahat. Ah, magpipicturean pala muna. Okay, so sa first game namin, parang hihilahin ko daw ito sa Yukito. So yan, tatakbo kami straight. Tapos magpapas kami dun sa sunod na team. So pumunta kami dito para manalo Yukito. Ha? Tandaan mo ha. So, meron ditong paa si Yukito kun. Ito yung sa kanya. So, iba-iba yan sa mga bata. Si Yukito, di mapakali oh. So, yan. Hindi ko alam kung ano yung kasunod namin gagawin. Pero, babe, sayo ka! So, exercise lang muna. Yan yung paboritong sensei ni Yukito. Ito naman yung paborito ko. Sarap. Ito paborito ko. Matagal pala yung exercise, no? Buti na lang. Maraming energy si ate oh. So, teacher rin siya ni Yukito. First time namin pumunta doon siya yung na-meet namin. Okay, so mauuna daw kami maglaro. Yukito, usap tayo. Ayusin mo laro mo, Yukito, ha? Ah, hi. So, game na daw. So, dito is ini-explain lang sa amin kung paano yung instruction ng game. So, ilalagay lang sa box yung bata, then ihilahin siya sa kabilang dulo. So, pagdating sa akin, magpapalit ng bata, then ang tatay, kami naman yung maghihila pabalik. Hey. Ah, okay. So, sasakay kami. Hindi ko alam kung rinig ako sa mic, ha? Dapat unahan kami. Dapat nagkumpetensya eh, anak eh. Pero kaya mo anak, mamaya, baka may iba ka pang mga laro. So di naman natin malaman kung sino nanalo doon. Hindi siya labanan. Baka meron pang ibang laro mamaya. So naglaro naman yung ibang mga bata. So ngayon, maglalagay kami ng bola dito. Tag team kami. Ayusin mo yung ito, okay? So antay lang natin muna magsimula, no? Wala pa daw. Tito, achi. Hola, mite. Basket ni irite ne. Kore wa? Achi irite. Okay. So,
isa-isa lang daw yung pwede i-shoot niya. Diyan na. Nirite. Yeah. Oh, wa. Nice one. Oh. Panalo to. Oh. So ngayon is bibilangin na yung mga bolang na ilagay ng mga bata at panoorin maigi ang gagawin ni Yuki Tukun. Ay! Nalagdagan dalawa yun. Kasi dinagdagan ni Yuki to. Si Yuki to talaga nagpanalo dito. Chirite. Chirite. Marunong na siya, marunong sa turuan. Hinihingal ako, wala akong exercise. Kailangan, dahil pala nag-training din ako bago tayo pumunta dito. Maganda lang, naintindihan niya talaga, baby, yung gagawin, di ba? Nakailan lagay kami? So yung ito nagpanalo dyan. No, yung ito. Oh, wari. Yes na. Bye-bye. So ito yung binigay sa kanya. Yay! Alright, so yung program is hindi pa tapos. Mga ibang grade na, yung mas malalaki na yung mga naglalaro doon. Sabi, pwede na kami mauna umuwi. Kasi wala na rin kami gagawin doon. Grabe, onting galaw, hinihingal ako. So bumalik na kami dito kung nasan nakapark yung bike namin. So ang gagawin namin ngayon dito sa Tamagawa is magpipicture lang kami dito. Kasi pagka winter, nauubos lahat yung dahon na yan, may iwan lang yung mismong puno. Then after nun, pagka nag-bloom na ulit, cherry blossom na. So sobrang lamig ganyan. So yung kito kong chill. Ay, tulog na pala. Tulog na yung bata. Antok na pala. Para tayo magpicture. Ayan, sigat yung kito. Antok na, bagod sa laro. So siguro kami na lang muna ni Yumi tsaka magpipicture. Diyan na lang si Yuki to. Dito sa location na to is magpo-photoshoot dapat kami. Kaso nga lang, natutulog na si Yuki to. Pagod siya dun sa laro niya kanina. Ang maganda kasi doon, si Yukito, nakasunod rin talaga doon sa mga instructions sa kanya. So, doon sa unang laro, ako lang naglaro doon nung hinila ko siya. Enjoy ka? Enjoy ka? Hindi naman. Wala naman eh. Kung una-unahan na merong kasama, kunyari unahan na ibang tatay, doon ako mag-enjoy kasi may pag-unahan talaga kami ni Yukito. Kaso, wala eh. Hindi. Ano siya eh. Wala lang. Parang laro lang. Then yung next, tinalo ng nila team ni nila Yukito. Mas malalaki pa tayo. Maliliitong nandito, pero kami yung nanalo. Yun, buti na itindihan ni Yukito yung instruction na ilalagay dun sa basket yung mga bola. Ngayon, ikot-ikot lang siguro kami magkanapunta na indoor kasi makikita nyo maaraw, pero ang lamig. Ako, ito lang yung suot ko, pero yun, tinitiis ko lang. Uy, muna tayo kung hindi, okay na to. Okay na to. Ayoko, hindi ako masyado mahilig mag-suot ganun ng ganito mga down jacket kasi hirap nga gumalaw, parang hanlaki mo masyado. Ewan ko, nabanggit ko na kanina. Kasi yon daycare yon, halos libre lang siya, napaka-barya lang ng binabayaran namin. Isa yan sa maganda dito sa Japan, na merong mga ganun daycare. Kasi alam nila, syempre, busy yung mga tao dito, lahat merong trabaho. Importante sa kanila dito yung mga bata eh. Kaya wala kang excuse na hindi ka magtatrabaho. Kasi oo. Walang magbabantay. Oo, kasi merong mga ganun. Sa government kasi yon, yung binabayaran ko doon, sabihin na lang natin, parang isang araw ko lang nasahod, parang ganun. 4,000 na lang. Parang mga half day lang ng trabaho ko. So, halos parang mga miscellaneous lang. And doon kasi sa daycare dito, ang dinadala lang namin doon yung mga damit niya, di ba? Damit niya, kumot niya. Kumot niya. Basta may mga personal na gamit niya lang. Then yung pagkain, diaper, lahat yon doon na sa daycare mismo.
So sila na magpo-provide na. And yun, si Yukito, meron na siyang paboritong sensei niya doon or yung teacher niya. Siguro yun yung mas close niya kasi talagang sama siya ng sama doon. Napakabait. Mabait siya pag nandun. Ilang taon ba pumasok si Yukito doon sa Koy-Koy? 8 months ata yun. So yun, wala pa siyang isang taon. Ngayon kasi 1 year and... 3 months. 1 year, 3 months na siya. So mga 8 months pa lang nandun na siya. So yung isang sensei niya na talagang sobrang close niya. Siyempre parang pangalawang nanay niya na yun eh. Kasi araw-araw kami nga kami. Monday to Friday kami nagtatrabaho. Then habang nasa trabaho kami, nandun lang siya. Tapos sinusundo lang namin si Yukito. Ah, siya yung nagsusundo kasi yung bike niya, nakita niya naman. Ah, merong sakayan si Yukito sa likod. So pag out niya sa trabaho, sinusundo niya si Yukito doon. Then ako nandun na ako sa bahay sa mga oras na yun. So yun lang, shinare ko lang yung isa sa life event namin dito sa Japan. So first time namin ma-experience yung undokai na tinatawag ng mga estudyante dito sa Japan. Kasi syempre maliit pa yung anak namin. Yun, susubukan ko gumawa ng iba pang mga life events or buhay namin dito sa Japan. Para at least makita rin namin yung paglaki ni Yukito sa mga videos. And syempre, ma-share ko sa inyo kung paano kami namumuhay dito sa Tokyo. And yun na siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe!